Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video nga pala guys is this video is to those YouTuber or vlogger who have not yet been able to direct go live on YouTube. Diba? So ang application po sa YouTube guys, so maaari kang mag live kapag 1k subscriber ka na. Ngayon, ang tanong mo, na-hit ko naman yung 1k subscriber o sa ngayon, 2k subscriber ka na o sobra pa. Pero ang problema ay hindi ka pa rin makapag-live. So yan yung problema. But in this video guys, is gagawan po natin yan ng solution. So kasi nangyari rin sa akin yan. So nung nag-1k na ako guys, so sobrang excited ko. And then hindi ko alam na kung bakit hindi ako makapag-live. So nag-research ako sa YouTube guys. So sa YouTube guys is wala talaga akong nakikita na wala akong nakikita na nagturo kung paano. So ito kasi yung dahilan guys. Una, bakit hindi tayo makapag-live? Kasi marami tayong copyright. So yun yung number one problem. Pag marami kang copyright guys, so pag ang copyright mo is lagpas 10 or lagpas 10 yung copyright mo, ito yung main reason kung bakit hindi ka makapag-direct live sa YouTube. Kaya yung ginawa ng iba para makapag-live sila is nag-download ng application just like for example Streamlabs at kung ano-ano pa. So diba? So mas maganda kasi guys na mag-direct YouTube mag-direct live tayo sa YouTube kasi mas malaki yung watch hour na maidagdag dito sa sa YouTube studio natin. Isa pa guys, isa pang karagdagan ko. So kung ikaw ay bago sa aking channel, so huwag mong kalimutan, i-hit ang notification bell button at i-subscribe ang aking channel. So, thank you. So, bago ang lahat guys, so punta muna tayo dito sa Chrome. And then, click natin yung profile natin. Then, punta tayo sa Creator Studio. So gusto ko pong i-share sa inyo guys kasi nung hindi ko pa nalaman itong program settings na ito guys, yun yung dahilan kung bakit hindi ako makapag-live direct sa YouTube application mismo. Kasi ang dami kong copyright. So yun po talaga yung main reason dito guys kung bakit hindi tayo makapag-live. So punta tayo dito sa videos. Click natin yung videos. Yan. Click natin yan. So dito sa videos guys is bibilangin lang natin kung ilan yung copyright ko. So one. Basta ang mahalaga dito guys, hindi na lalagpas ang ang copyright natin ng mga siguro mga 10. Base lang sa guys, base lang sa according to my guys, sa sarili kong pagsusuri. Tapos ito na 3, so tatlong copyright na yung nabilang natin. 4 5, next page muna tayo, wait lang, 5 6 7 8 9 10. So itong pinakalas, so may 10 copyright ako guys. So dito sa guys, dito sa copyright guys. So dapat lang guys, yung copyright natin guys is nasa mga 10 lang. So yan lang po talaga yung pinakamahalaga dito guys. Kung lagpas 10 guys, so hindi ko na alam. Tumawag si Mrs. ko. Kung lagpas 10 guys, hindi ko na alam kung paano ba. So
So hindi ko na ano guys, so hindi ko na ituturo kung paano magtanggal ng copyright kasi alam ko po na alam niyo na 'yan. So para hindi na po humaba itong video guys. So pasensya na po. So ayos na po 'yan guys. So after mawala na po yung copyright dito. So siguro yung copyright natin is nasa 10 na lang. So bali okay na 'yan guys. So back na natin siya. Back kasi punta na tayo sa next step. So next step guys is punta tayo sa settings. And then hanapin dito yung additional settings. Tapos punta tayo dito sa storage. Yan. Ito po yung pinakamahalaga dito guys. So i-click po natin yung storage. So pag nag-click po natin yung storage guys, lalabas na po dito yung mga ano guys, yung clean up. So dito tayo sa clean up. So ito yung pinaka main ano nito guys, pinaka main point natin. So dito sa clean up naman guys, hanapin natin yung YouTube. So ayan, ito ang YouTube. So ngayon guys, ito yung tanda natin. Ito talaga yung pinakamahalaga dito guys. I-click po natin yung YouTube guys. So sa akin guys, nung hindi ko pa ito siya na clear data guys, so sobrang laki na talaga dito guys yung ano niya, yung data niya. Nag ano kasi ito guys ng storage rin guys. So sa gusto ko lang sabihin guys na yung YouTube po natin guys, simula nung ginamit natin yan, simula nung gumamit tayo ng YouTube, so kung ano-ano man po yung, di ba, marami tayong nire-research sa YouTube, just like TikTok, so ano pa kayo, kung ano yung mga trending, so lahat po ng history natin dyan guys sa YouTube guys, kung ano po yung ginagawa natin, dito po napupunta sa data. So para makapag-live na po tayo guys, i-clear po natin yung data. So pindutin po natin yung clear data. So sa wag po kayong magtaka guys na itong clear data ko is ano na, wala nang laman. So 0808 KB na siya. So wala na kasi nung last day ko pa ito na clear data guys, kaya ayos na ito sa akin guys. So sa inyo diyan kung hindi pa kayo na clear data, so pindutin niyo na ang clear data kasi ito yung number 2 guys na procedure para makapag-live na tayo sa YouTube. So clear data natin siya. So after natin siya mag-clear data guys, so back tayo, punta tayo dito sa mismong YouTube application. Wait lang guys kasi may dumaan. So pasensya na po. So after natin siya mag-clear data guys, punta tayo dito sa YouTube application mismo. So ito, click natin yung YouTube. So hintayin lang natin guys. So ayan na. So ilalagin ko lang yung account ko guys. Wait lang. Log in. So ayan guys. So nung hindi ko pa ito ma-clear data guys, yung ano ko guys, yung YouTube ko guys is ano ito guys, naka dark theme. So ngayon nagiging white na siya. So dark theme natin ulit. So ngayon guys, so punta tayo dito sa itong my sign plus. Itong my sign plus guys. So pindutin po natin yung sign plus. Tapos pindutin natin yung go live. Sign plus, tapos yan na guys. So allow to access. So allow to access daw guys. So allow to YouTube to take pictures and record your picture. So yan guys. So allow, basta allow lang natin siya. Wait lang kasi parang malapit yata yung mukha ko dito guys. So ngayon naman guys is lagyan natin ng title. It's like for example testing. Kasi testing lang naman ito. Tapos dito public, so ayos na yan guys. Click natin yan. So sa location guys is lagyan po natin siya na kung saan po tayo guys. So, example Philippines. So para maano po talaga. And then audience is the video yun. Pindutin po natin yan. So
yes, it's not for kids. So pinutin po natin yan, it's not for kids. Ayos na yan guys, huwag na po na. So kung napansin niyo po guys, kung nung hindi pa po kayo makapag live, diba, itong green, itong blue na next, ito, nung hindi pa tayo makapag live, is ano pa siya yan guys, yung nagda kulay, ano pa siya, diba, kulay gray. So ngayon naman, next is punta tayo dito sa learn more. So ito po yung pinakamahalaga dito. Wait lang. More option pala guys, sorry, nakalimutan ko. Then advanced settings, then enable po natin yung monetization para, so yan eh, enable po natin yan lahat guys, then back na. So ngayon naman guys is pindutin na po natin yung next. So pasensya na dito sa background ko guys. So smile. So just like for example, yan na po guys, di ba? So pag pinundit po na, pinundit po natin yung go live, so automatic magla-live na po tayo guys. So yan lang po guys, very simple. At itong tutorial po na ito guys is kaya ko lang gusto ko pong i-share sa inyo guys, kasi lahat naman po tayo ng mga bagong kamamonetize lang dyan, or yung mga YouTuber o vlogger na gusto mong mag-live, so ito na po yung solusyon nyo dyan guys. So I hope guys is may natutunan po kayo sa aking channel guys. And then kung bago pa lang po kayo sa aking channel, so huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at i-hit yung notification bell button guys, para ano guys, para lagi po tayong updated lagi. So hanggang dito na lang po guys, and thank you so much po for watching. Bye bye.